Welcome sa Pinoy Movie Recaps at magandang araw. Sa araw na ito, ipapaliwanag ko ang isang American science fiction action film na may pamagat na War of the Worlds. Ito ay ipinalabas noong 2005. Spoilers ahead. I-like ang video at mag-subscribe. Isang irresponsibleng ama na si Ray, umuwi sa kanyang apartment galing sa trabaho at naabutan ang ex-wife nito kasama ang dalawang anak niya at ng ex-wife kasama ang bagong asawa nito. Dito na napagtanto ni Ray na nakalimutan niya ang usapan nilang iiwanan sa kanya ang mga anak nila dahil pupunta ito sa mga magulang niya sa Boston kasama ang bago nitong asawa. Dahil sa isang irresponsibleng ama si Ray ayaw sa kanya ng anak niyang binata na si Robbie at napilitan lamang itong magpa-iwan sa kanya samantalang salungat naman dito ang bunso na si Rachel. Habang nasa kanya ang mga bata, hindi alam ni Ray ang gagawin sa mga ito dahil sanay siyang mag-isa. Sa kabila ng lahat, sinubukan pa din niyang mapalapit sa dalawa lalo na sa panganay nito na galit sa kanya ngunit nabigo siya. Kinabukasan nalaman ni Ray na ginamit ni Robbie ang sasakyan niya galing kay Rachel kaya nagalit ang lalaki dahil wala siyang magamit papasok sa trabaho. Tumabas siya ng bahay para tingnan kung dumating na si Robbie ngunit nakita niya ang mga kapitbahay na nakatingala at ang iba sa kanila ay kumukuha ng larawan sa itaas. Bumaling si Ray at nakita ang bilog at maitim na ulap at kakaiba ito sa dati niyang mga nakikita. Niyaya niya ang isa sa mga kapitbahay niya na pumunta sa likod ng bahay para makakuha ng malinaw na pananaw at dinagdagal biglang lumakas ang hangin at pagkatapos bigla din itong huminto. Nakaramdam si Ray ng mali dahil ang hangin ay papunta sa direksyon ng maitim na ulap. Ilang sandali ay nag-umpisa ng kumidlat ng sunod-sunod kaya natakot ang bunsong anak ni Ray samantalang siya ay tuwang-tuwa sa nakikita. Ngunit hindi nagtagal na padalas ang kidlat at papalapit na ito sa kanila kaya nagpanik si Ray na tumakbo sa bahay kasama si Rachel. Hindi alam ni Ray ang gagawin kaya gumapang ang mag-ama sa ilalim ng mesa habang takot na takot. Lumipas na ang kidlat at napagtanto ni Ray na wala ng kuryente at patay lahat ng electronic devices sa loob ng bahay. Iniwan niya si Rachel sa loob ng bahay at lumabas ang lalaki at doon niya nalaman na pati ang mga sasakyan ay tumirek dahil hindi na gumagana. Ilang saglit pa ay dumating ang binatang anak nito at nagbalita sa nangyari sa unahan at iniwan ang sasakyan ng ama na hindi na gumana. Inutusan ni Ray ang anak na bantayan ang kapatid nito dahil aalis siya para mangangalap ng impormasyon sa unahan. Nadaanan niya ang kapitbahay niyang nag-aayos ng sasakyan na tumirek at dahil mekaniko si Ray tinuruan niya ito ng pamamaraan. Mukhang alam na rin ni Ray kung ano ang nangyari bakit nawala ng kuryente at patay lahat ng mga electronic device pati sasakyan. Nagpatuloy siya sa paglalakad kasama ang mga kapitbahay nitong nagkwentuhan tungkol sa alien invasion hanggang sa umabot sila sa lugar kung saan tumama ang kidlat kamakailan lang. Nalaman ni Ray na nag-yelo sa lamig ang nabiyak na pavement na tinamaan ng kidlat sa pamamagitan ng paghawak nito. Mamaya pa ay gumalaw ang lupa at umangat ito na parang may laman sa loob na gustong lumabas. Ilang saglit lang lumabas ang malaking robot at nag-umpisa na itong umatake sa mga tao sa paligid gamit ang laser nitong sandata. Nagtakbuhan ang lahat kasama na si Ray at marami sa kanila ang nasawi at naging abo na tinamaan ng laser. Pagdating ng bahay, hindi na makapagsalita ang lalaki na kinakausap ng mga anak dahil sa gulat nito sa nakita sa labas. Dumaan ang ilang minuto, bumalik siya sa katinoan at pinag-impake ang mga bata at pagkatapos lumabas ng bahay. Pumunta sila sa sasakyan ng kapitbahay na kamakailan lang gumana na dahil sa kanya, kinuha niya ito at niyaya ang kapitbahay na sumama sa kanya ngunit ayaw ng lalaki at sinubukan pang pigilan si Ray. Dumating na ang ilang robot at tinamaan ang kapitbahay nila kaya nagmamadali si Ray na nagmaneho palayo. Hindi alam ni Ray kung saan pupunta dala ang mga bata kaya naisip niyang pumunta sa bahay ng ex-wife niya ngunit wala na silang naabutan doon dahil nakaalis na ito. Nanatili sila sa gabi at natulog sa basement ngunit bigla na lang ding may mga pagsabog sa labas. Hindi na makakilos si Ray sa sobrang takot at hinila na lang siya ni Robbie para makaiwas sa apoy. Kinabukasan nalaman ni Ray na may bumagsak na eroplano sa bahay at nakita niya ang ilang tao sa labas na kumukuha ng pagkain galing sa eroplano. Nalaman niya mga reporter ang mga ito at ipinakita sa kanya ang nakuhanan nilang video na may mga nilalang na bumababa at dumaan sa kidlat at pumunta sa ilalim ng lupa. Napagtanto nilang ang mga nakikita nilang robot ay mga makina ng mga nilalang na ito at matagal na itong nakabaon sa ilalim ng lupa at ngayon na nila ito ginagamit para sa pagpatay sa mga tao na naninirahan sa planeta. Pagkatapos nito, nagpatuloy ang mag-ama sa paglalakbay at balak niyang sundan ang ina ng mga batang nasa Boston. Dahil sa sobrang pagod, natulog muna si Ray at pinag-drive ang binatang anak ngunit hindi sinasadyang napadaan ito sa maraming tao. Ginising niya ang ama at huli na para sa kanila na umatras at umiwas sa maraming tao kaya pumalit ito sa pagmaneho dahil maraming gustong sumakay. Hindi nagtagal, may mga tao na gustong agawin ang sasakyan nila dahil ito lang ang gumagana na sasakyan kaya nakipag-away pa sila ngunit sa huli wala nang magagawa si Ray kundi ang ibigay ito sa kanila dahil bukod sa marami may baril pa ang iba. Nagpatuloy sila sa paglalakad kasama ang grupo ng mga tao hanggang sa umabot sila sa isang pier. Dahil paparating na din ang grupo ng mga robot, nagmamadaling isinara ang daanan ng mga tao at tamang-tama nakasakay pa ang mag-ama. Sa kalagitnaan ng dagat, lumabas ang isa pang robot galing sa tubig at nilunod ang sinasakyan nilang barge. Walang pagpipilian kundi ang tumalon sa tubig at lumangoy papunta sa dalampasigan.
Sa pagsisikap ng ama, nadala niya ang mga bata sa lupa at patuloy na naman silang naglakad hanggang sa nakita nila ang mga sundalo na nakipagbakbakan sa mga robot. Gustong sumali ni Robbie sa mga sundalo ngunit pinigilan ito ni Ray at iniwan si Rachel sa tabi. Nakiusap si Robbie na pakawalan siya ng ama dahil ito ang gusto niya sa buhay at napansin na din ni Ray na may kumuha kay Rachel. Wala nang pagpipilian ang lalaki kundi ang bitawan si Robbie at balikan si Rachel. Pagtalikod ng mag-ama, biglang may malaking pagsabog kung saan naroon si Robbie. Tumakbo si Ray dahil papalapit sa kanila ang nag-apoy na sasakyan na tinamaan sa pagsabog at nakapagtago sa isang basement sa tulong ng isang lalaki. Habang nagpapahinga sila sa ilalim, muntik pa silang mahuli ng isa sa mga alien ngunit nakapagtago ang tatlo. Kinabukasan, nalaman ni Ray na ginigiling nila ang mga tao na nahuli nila at napansin niyang may mga ugat na tumutubo sa paligid. Nasisiraan na ng bait ang kasama nitong lalaki at masyado nang maingay sa loob sa sobrang takot nito kaya pinatahimik siya ni Ray bago pa siya marinig ng kalaban sa labas. Dumaan pa ang araw, habang natutulog ang mag-ama, pumasok ang galamay ng gilangerong alien at nakita si Rachel kaya sa sobrang gulat sumigaw ang bata. Nagising si Ray at pinutol ang galamay ngunit pagkatapos napansin niyang wala na si Rachel kaya lumabas ang lalaki para hanapin ito. Nagulat ang lalaki sa nakita na puno na ng dugo ng tao ang paligid at mamaya lang ay nakita siya ng robot at inumpisahan na siyang atakihin ito. Nang muntik na siyang mahuli ng robot, biglang sumigaw si Rachel kaya siya ang binalingan nito at kinuha. Samantala, si Ray lumapit sa sasakyan ng sundalo at natagpuan niya ang mga granada sa loob at dinala ang mga ito. Nagtapon siya ng isa nito sa robot ngunit meron itong panangga at ilang saglit pa ay dinampot siya ng robot at ipinasok sa sisidlan kasama ang iba pa. Sa loob, dahan-dahan silang dinadampot nito isa-isa para gilingin ang gilangerong robot. Sa loob, nakita ni Ray ang anak niyang si Rachel na hindi na makapagsalita sa sobrang takot. Nakuha si Ray ng galamay para igiling ngunit napansin ng isang sundalo ang dala nitong mga granada kaya tinulungan niya ang lalaki at nag-umpisa na siyang hilahin palabas sa gilangan at nagpatulong sa mga kasama nila. Nung nakalabas na si Ray, nagmadaling sumigaw ang sundalo na maghanda dahil sasabog na ang gilangerong robot. Ilang saglit lang sumabog ang gilangerong robot at nakatakas sila galing dito. Patuloy na naglakbay ang mag-ama hanggang sa dumating sila sa Boston at sa daan napansin ni Ray na dahan-dahang namamatay ang mga ugat na tumutubo dahil sa mga alien. Nakikita din ni Ray ang dahan-dahang pagkamatay ng mga alien hanggang sa hindi na nakakagalaw ang mga minamaneho nitong mga gilangan kaya tinanong niya ang sundalo at nalamang lahat ng mga gilangerong robot ay bigla na lang nanghihina at namamatay. Tumating na si Ray sa bahay ng mga magulang ng kanyang ex-wife at tuwang-tuwa ang mag-ina na nagkita ulit. Samantala, si Ray ay hindi gaanong lumapit dahil hindi niya alam kung paano ipaliwanag ang pagkamatay ni Robbie. Ngunit ilang sandali pa ay lumabas ang binata sa bahay at dito na nagulat ang ama sa tuwa dahil inakala niyang namatay ang anak. Natapos ang pelikula nang lumapit si Robbie sa kanya at niyakap niya si Ray sa tuwa na nakita pa niya ang ama na buhay. Pagkatapos ng lahat, maririnig ang narrator na sinasabing, sa simula pa lang na nalalanghap ng alien ang hangin ng Earth, yun na ang naging katapusan nilang lahat. Dito natin mapapatunayan na kahit gaano ka-irresponsibly ang isang tao sa kanyang pamilya, pagdating sa panganib hindi ito mag-alinlangang protektahan ang mga mahal niya sa buhay kahit magresulta pa ito sa pagbuwis ng kanyang sariling buhay. Maraming salamat at magandang araw!